Okay, a very blessed morning to each and every one of us. So right now, umaga na naman po. Actually, madilim-dilim pa at 5:34 ng umaga. Madilim-dilim pa po. Okay, now ano ang gusto kong i-share sa inyo ngayon? Ganito po yan. Kung merong mga troubles kahapon, o nung the other day, o nung nakaraan, tandaan po ninyo, ang umaga ay palatandaan ng kabutihan ni Jesus sa atin. Okay? Asahan natin, expect natin na mas maganda ngayon. Nakalagay po kasi yan sa isang part ng Bible, ang sabi niya roon, they are new every morning. Yung blessings ni Jesus, they are new every morning. Nasa Lamentations chapter 3. Okay? So, kung talagang panghahawakan mo mga salita ng Diyos, alam mo na kada araw may bago siyang pangako sa iyo. Walang dahilan para manatili kang lugmok, walang dahilan para manatili kang down, sapagkat bawat araw, alam mo, tutuparin ni Jesus yung pangako niya. Ano yun? I will never leave you nor forsake you. It's up to us kung paniniwalaan natin, and it's up to us kung i-claim natin ang mga promises sa Bible from Old Testament to New Testament para po sa mga believers lamang ni Jesus. Ang pwedeng mag-angkin yan at ang pwede lamang mag-claim yan ay ang mga believers lamang ni Jesus Christ. Bakit ganun? Bakit maski Old Testament na mga pangako para sa mga believers? Sapagkat ang Old Testament po ay mga hula sa pagparito ng God of the Universe. Then, nung dumating na po ang God of the Universe sa planet Earth na kanyang create, ano po ang nangyari? Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para tuparin yung mga hula sa Old Testament. Then, nung namatay na siya, nabuhay siya magmuli. Tandaan nyo, napakahalaga rin po ng pagkabuhay niya. Amen? Mahalaga yung kamatayan niya, mahalaga po rin yung kanyang pagkabuhay sapagkat yung kanyang muling pagkabuhay, ito yung resibo. Ito yung receipt. Ito yung katibayan na lahat ng promises, maski doon sa Old Testament, pwede nang angkinin ng mga maniniwala sa kanya. Ang tanong, naglaga ka na ba ng tiwala mo sa God of the Universe na si Jesus? Okay? So kung yes ang answer mo, ang umagang ito, ngayon, pinagtitibay ko, 5:36 ng umaga, angkinin mo ang lahat ng blessings ng Panginoong Heso Kristo. Aangkinin natin ngayon, so hindi po tayo mag-a-ask, hindi tayo hihiling, aangkinin natin ayon sa karapatan natin bilang mga anak ng Diyos. John 1:12, lahat ng tumanggap sa Kanya, pinagkalooban niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So bilang mga anak, i-declare natin ang ating karapatan sa lahat ng blessings. Okay? Handa na ba kayo? Father God, alam ko po, mahal na mahal mo ang buong mundo sapagkat ipinadala mo si Lord Jesus para po sa amin. Dahil sa kamatayan ni Lord Jesus, Father God, alam namin, pawang kabutihan, pawang sa ikabubuti ng mga believers ni Jesus, ang iyong puso sa ngayon. Kami ang apple of the eye mo dito sa mundong ibabaw dahil sa ginawa ni Jesus sa cross. So, Father God, i-claim po namin na ang araw na ito ay magiging maayos sa amin. Wala po magiging problema, Father God. Kung may dumating mga problema, alam namin, nandoon po kayo para kami po ay gabayan at protektahan. Lord Jesus, salamat po sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Nang dahil po rito, Panginoon, lahat ng mga promises, whether Old Testament or New Testament, ay para po sa aming mga believers mo. Sapagkat nang mamatay ka sa krus, inyo pong isinigaw, it is finished. And once sinabi mong it is finished, truly it is done, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Words cannot express kung gaano po kami ka-thankful na nakilala po namin kayo. Lahat ng mga bagay dito sa mundo, lahat ng mga taong sikat ngayon, popular ngayon, malalaos sila bukas. Sila po ay lilipas. Pero ikaw, Panginoong Jesus, hindi ka kailanman lilipas. Hindi po kayo kukupas. Holy Spirit, thank you for sealing us ng iyong ownership para po kami ay tawagin mga anak ng Diyos. So sa umaga pong ito,
God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, alam ko ang inyong patnubay ay lagi pong nasa amin. We claim all the blessings, Panginoon, na ibibigay mo sa araw na ito. Pinakamaganda pong blessings na amin pong claim ay ang kapayapaan ng aming isipan. Huwag mong pababayaan na agad kaming malugmok o agad kaming maapektuhan ng kung ano man yung mga pakanan ni Satanas na patuloy niyang itinatapon sa aming mga believers ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat We believe, Panginoon, nung kami maging believers ni Jesus, kami po ang target ni Satanas para i-bad trip. Gusto niya lagi kami bad trip, gusto niya lagi kami down, pero dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, sabay-sabay din kaming sisigaw, it is finished. Thank you, Father God, sa iyong biyaya. Amen. Hallelujah. In Jesus' name, amen. Okay. So, since nakapag-pray po tayo or nakapag-declare po tayo, I expect each and every one of us will just claim all the blessings. Angkinin po natin lahat ng mga karapatan natin sa araw na ito. Karapatan natin sumaya, amen? Karapatan natin maging mapayapa. Karapatan natin maging maligaya. Karapatan natin magkaroon ng puso na nauuhaw sa Diyos. Nauuhaw sa mga salita ng Diyos. Nauuhaw kay Jesus sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. At bigyan tayo ng lakas ng loob. Huwag tayong mahihiya na ipahayag si Jesus sa ibang mga tao. Thank you po muli. And Jesus truly loves us all.